tinamaan ako, tinamaan ako. Lagi na lang tayong tinamaan ako. Sunod na linggo ulit na naman yan, tinamaan ako. Alam mo po, yung word na arise means get yourself up. Kumbaga, no one gonna get you up your position. Wala pong magbabangon sa'yo. Wala pong magtatayo para sa'yo. Anak, ako na nga lang tatayo para sa'yo. Ang trabaho ng magulang, pag-aralin ka, gastusan kang mag-aral. Pero mga kapatid, hindi pwede ang magulang ang mag-aral para sa'yo. Hindi pwede ang mga magulang ang mag-aral para sa'yo. May pagkaing malusog, mga kapatid, kahit anong lusog ng pagkain, pagkaing pampalusog, kahit anong gaanong kaganda ang pagkaing pampalusog, hindi pwede ang magulang kakain para sa'yo para lumusog ka. Hindi ibang tao ang gagawa para sa'yo upang umayos ang buhay mo. The word arise, nobody will do that for you. The word arise means get yourself up. No one gonna get you up your position. Oh, mga kapatid, ang salitang arise means self-initiated action. Iyo talaga yan, ikaw talaga ang mag-a-initiate niyan. Kaya nga po, mga kapatid, the two powers of life is no other than ang pinakamatinding dalawang kapangyarihan sa buhay. Number one is time. Ang una ay oras. Ang una ay panahon. Pangalawa ay pagbabago. That is the two powers of life. Mga kapatid, hindi mo masabing transformation kung walang conversion. Kung hindi ka magpapalit ng pwesto, mga kapatid, hindi ka magpapalit ng gawi, kapatid, wala pong transformation makikita. Huwag nating hayaan ang taon ang magbago, ang tao hindi. Walang babangon para sa'yo, walang gagawa para sa'yo, wala ding mag-take over para sa'yo, dahil mga kapatid, ikaw talaga ang tatayo para sa sarili mo, ikaw din ang magsusubo para lumusog ka, walang susubo, ngunguya para sa'yo, ay gumanda lang ang pagkalusugan mo. Kaya nga mga kapatid, kung inyong mababantayan sa Job chapter 14 verse 5 to 7, sabi sa NIV, mga kapatid, sa NIV version, ang sabi, man's days are determined. Sa NIV version, your life is on the timer. Sa NIV, kaya may papansin nyo po, ang buhay mo ay nasa orasan ng Diyos. Ang orasan mo ay mismo yung buhay mo. At may oras ang Panginoon sa iyo. At inoorasan ka ng Panginoon. Ang sabi niya ay ganito. Sabi niya, a person's days are determined. You have decreed the number of his months and have set limits he cannot exceed. Tingnan niyo po yan. Nilagay niya yung limitasyon na yan na hindi ka pwedeng lumampas. Kasi nilagay na ng Diyos yan sa iyong buhay. Now ngayon, kung nakaset na yung time na yan, kung nakaset na ang panahon na yan, anong gagawin mo? Diba tama ang Ephesians 5? Kung may pagkakataon ka, samantalahin mo na. Parang kailan lang, kanina si DJ, ang liit lang yan, tatakbo-takbo. At parang kailan lang yun ah. Sila Gio, mga bata, ang liliit. Sila OJ, ang liliit pa niyan. Ngayon naman, maliit pa rin si OJ. Lumaki na lahat yung iba eh. Sabi nga niya sa patotoo sa mga kabataan dati, ay grabe talaga, nakakatuwa nung Christmas eh. Kasi binalikan nila, kasi sila yung tinatawag mga the original.
Kung inyo mababantayan, mga kapatid, yung sabi niya, have set limits, he cannot exceed. Kaya makikita niyo po, pag hindi niyo sasamantalahin ang mga pagkakataon, mga kapatid, mag-iiwanan ka ng panahon, whether you like it or not, ang time ay magtutuloy-tuloy kahit wala ka. Ang time ay magbabago kahit wala ka. Kaya the two powerful force on earth, on the planet earth, is no other than time. Yan yung isa sa kapangyarihan ng buhay, mga kapatid. Yung pahalagahan mo ang time, pahalagahan mo ang oras. Kaya sinasabi ng Bible, samantalahin mo na. Samantalahin mong makaisa ang Panginoon. Samantalahin mong mapihit ng Panginoon ang puso mo. Samantalahin mo na ang buhay mo mapihit sa paraan ng Panginoon. Huwag kang masaya lang na hanggang dyan lang ang buhay mo. Bago pa rin, ganun pa rin, pare-pareho lang, wala. Kaya mga kapatid, dadalo yan. Gagana ang buhay kahit wala ka. Mga kapatid, ang panahon, mga kapatid, samantalahin mo yan. Kaya binabanggit ng Bible, sinasabi niya, kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay, sabi sa verse 15 kanina. Mag-ingat kayo paano kayo namumuhay, mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Tayo ang mamimili niyan. Tayo ang magsasabi sa ating sarili, wake up, you sleeping people, kayong mga natutulog sa buhay na ito, gumising kayo, pagkat mga kapatid, ang panahon ay nagbabago, yun na naman ang kasunod, panahon nagbabago. Yan yung panahon nagbabago, pag sinabing pagbabago at panahon magkasama lagi yan. Hindi yan magkakahiwalay. Ang panahon nagbabago, kaya mapapansin nyo kung paanong ang IBM dati, ang computer, di sila naniniwala doon sa mga nangyari ngayon na mayroong pangyayaring computer ngayon na bago. Dahil sa hindi sila naniwala, so nag-create ng bagong computer na pag-iwanan ang dating computer. Kaya pansin niyo po rin yung mga padalasulat ngayon, dahil hindi sila nakaakma sa pagbabago nang dumating ang text messaging, wala nang nagpapadala ng sulat. Napag-iwanan ng panahon. Alam niyo po, mga kapatid, pag hindi po tayo magbabago, ang panahon magbabago at pag-iwanan ka ng sitwasyon. Kaya mag-isip-isip ka talaga. Kailangan tayo mag-isip. Parang kailan lang yun ah. Parang kailan lang. Dati ang liliit pa ng mga bata na yan. Parang kailan lang. Parang kahapon lang yun ah. Kaya mga kapatid, arise means get yourself up. Tumayo ka, bumangon ka. Dahil walang babangon para sa'yo, para sa buhay mo. Walang maging substitute para sa'yo. Kaya mga kapatid, kailangan talagang pursigihin natin ang ating mga anak. Pursigihin din natin ang ating mga sarili. Kaya ang ating tema ng year na to, persistency. Pursigihan talaga to, bangunan talaga to, banatan talaga to, binatan talaga to, bunutan talaga to, benggahan talaga to, lahat ng B. At pinakalas blessing talaga to. Amen po ba? Blessing talaga to. Huwag kang masaktan kapag inuuga ka. Huwag kang masaktan, may inuuga sa buhay mo dahil babaguhin talaga ng Diyos yung gawi mo. Babaguhin talaga ng Diyos ang gawi mo. Kaya nga sabi ni Job, sa simula pa'y itinakda na ang kanyang panahon at bilang na rin ang kanyang mga buwan. Bilang na rin. O sige, sabi mo sa inyong katabi, bilang na ang araw mo. Dugtungan mo naman.
bilang ng araw mo na pagpalain ka ni Lord. Hallelujah. Bilang na ang araw mong pagpalain ka ni Lord. Kaya sabi niya, mga kapatid, nilagyan mo siya ng hangganan na hindi niya kayang lampasan. Ito ang matinding sinabi, ito ang matinding sinabi ni Job na ganito. Ang sabi niya, lubayan mo na siya at pabayaan nang makatikim naman kahit kaunting kaginhawaan. Sa NIV po yan. Sabi roon, mga kapatid, alam mo, balik mo nga anak yung sa NIV niyan, na Job chapter 14. Sabi doon, sa Job chapter 14, sa verse 6, sabi doon ay ganito, turn your gaze from him that he may rest until he fulfill his day like a hired man. Sabi mo, hired man. Dito, hard laborer. So look away from him and let him alone till he has put his time like a hired laborer. Ano, matindi mabigat na salita yan? Alam mo bang itong si Job, pumapalag siya. At ang pagpalag niya, ang sabi niya, lubayan mo naman ako. O panahon, lubayan mo ako. Lubayan mo ako at hayaan ko na para akong isang manggagawa sa office. Alam mo yung manggagawa sa office, di ba may punch time yan? Hello, magpa-punch time ka? O bandi clock ang tawag? Magpa-punch ka noon, bandi clock. At yung bandi clock na yon, di ba ikaw ang mag-set sa sarili mo kung papasok ka o hindi? Totoo hindi? Now, lubayan mo, papasok ka o hindi, nasa sa'yo eh. Basta wala ka namang sweldo, no work, no pay, di ba? Okay, kung inyong mababantayan, laging sinasabi ni Job, ang sabi ni Job, lubayan mo naman ako. Kasi si Job gusto talagang magsarili. Si Job ayaw niya na mayroong makialam sa kanya. Kaya nga mga kapatid, pumipiglas siya. Ito ang balanse ng 2019. Wala pong makikialam sa'yo, liban lang kung ikaw ang papayag na pakialaman ka. Sa pagbabago mo, kaya nga sinabi niya sa Exodus chapter 8, sabi niya sa Exodus, let my people go. At dahil sa si Pero ay tumanggi na hindi pinalaya ang mga anak ng Diyos. Hindi pinalaya ang mga anak ng Diyos kasi sabi ni Moses sa kanya, let the people of God go because they will serve God. They will serve God. Ano ang nangyari, mga kapatid? Hindi pinayagan ni Pero, nagmatigas si Pero. So anong ginawa ng Diyos? Nagpadala ng mga, ano tawag? Nagpadala ng mga palaka para salutin yung buong Egypt. Nagpadala ng salot para salutin ang buong Egypt dahil sa pagsuway, dahil sa pagtanggi ni Pero. At mga kapatid ko kay Kristo, si Pero na ugas siya dahil doon sa mga palaka na nagsipagtalunan kung saan-saang lugar sa buong lupalop ng Egypt. At alam niyo po ba, itong si Moses, talagang hindi talaga lumapit kay Pero hanggang si Pero ang lumapit kay Moses. Sabi niya, then Pero called Moses and Aaron said in verse 8 ng Exodus chapter 8, he called Moses and Aaron said, entreat the Lord that he remove the frogs from me and from my people. And I will let the people go, that they may sacrifice to the Lord. Moses said, itong napakagandang sinabi ni Moses, the honor is yours to tell me. Anong ibig sabihin ni Moses doon? Ako, pero naghihintay lang naman ako na sasabihan mo. Kapag ako, sinabihan mong lalapit sa'yo, hintayin mo, nag-approach ka sa akin, nanghingi ka sa akin ng payo, ako, pinayagan mong magsalita sa oras na ito, kung ano yung gusto mo, yun ang gagawin ng Diyos. Susundin ang Diyos yan pag sinabi ko. Kaya nga, mga kapatid, anong ibig sabihin itong sinabi ni Job?
lubayan mo ako. Anong ibig sabihin ni Job na ang time niya, gusto niyang hawakan? Mga kapatid, walang hahawak niyan, liban na pumayag ka. Wala pong manghihimasok sa'yo, liban na pumayag ka. Ang Diyos maghihintay lang talaga ng panahon mong papahayagan mo siya na i-align ang buhay mo ang 2019 pag nagkataon, pumayag ka, tapos na ang problema mo. Amen po ba? Matatapos na ang problema mo. Kaya nga mga kapatid, the two powers of life, ang dalawang makapangyarihang parte sa buhay natin, walang iba kundi ang time, walang iba kundi ang pagbabago. Yan po yung pagbabago at ang oras. Kaya nga ang buhay ng tao, ang pinakamahirap baguhin sa buhay ng tao ay yung pamahalaan, yung oras mo. Yung pamahalaan, yung oras na yan. Paano ba pamahalaan yan? Ang i-manage ang iyong time. I-manage mo yan. Alam mo, kailangan i-manage mo yan. Mga anak, ito ang dapat ngayon 2019, maging seryoso kayo sa pagpaplano sa inyong sarili. Mga kabataan, maging seryoso kayo sa pagpaplano sa inyong sarili. Time management. I-manage mo ang iyong oras. May oras ka sa ganito, may oras ka sa ganyan. I-train mo ang iyong sarili. Train yourself to manage your time. Train yourself. Yan yung pong pinakamahirap sa buhay ng tao ay ang i-manage ang oras niya. Alam niyo po, gusto niyong maayos ang bukas niyo, paano ba na-manage ang oras mo? Gusto niyong maayos ang 2019, paano mo ba inisa-isa ang gagawin mo sa mga panahon na yan? Yung time na to, ano bang dapat kong gawin? Itong oras na to, mamayang gabi, mag-isip ka na kung anong dapat mong gawin. Kumuha ka ng isang papel at yung sulat, pangsulat, isulat mo kung anong gagawin mo, plano mo ngayong 2019. Magsulat ka, 2019. Paano mo ba hinahandle ang oras na yan? Paano mo ba hinahandle ang pagbabago sa buhay mo? Paano mo ba napag-isip? Kasi ang oras, sabi ko nga sa iyo, hindi yan pwedeng matingga sa buhay mo. Ang oras ay tutuloy-tuloyan kahit wala ka. Ang pagbabago ay mangyayari iyon kahit wala ka. Ulitin ko, ang oras tutuloy-tuloyan, magtutuloy-tuloyan kahit wala ka. Ang oras ay magbabago yan kahit wala ka. Ang oras o pagbabago mangyayari at mangyayari yan kahit wala ka. Kaya ang pinakamahirap na pagbabago sa buhay ng tao ay ang i-manage ang oras niya. Disiplina ang kailangan dyan. Iyon, hindi mo ba natatanong kung gaano mo ba nasayang ang oras mo sa panonood ng TV? Hello? Di mo ba alam kung paanong nasayang ang oras mo kahit naniwala ka sa Diyos sa pagtataya mo at pagsusugal? Inilagay mo ang Diyos sa sapalaran na siya yung Diyos na kantiyakan? Kasi nagbaka sakali ka pag nanalo ka. Kasi pagpapalain ka ni Lord sa sugal mo. Hindi po sugal ang Diyos. Kasi siya ang Diyos na katiyakan. Tinitiyak niya na paano mo ba ginugugol ang oras mo? Paano mo ba inaayos ang oras mo, minamanage ang oras mo? At sa pagmamanage ng oras mo, gaano ka kadalas na natitingga sa mga buhay ng mga kapaligid mo na hindi naman interesadong magtagumpay kagaya mo? Nagtsatsaga ka sa mga tao, di naman nagdadagdag ng value sa'yo. Iwasan mo, ang Bible nagsasabi, iwasan mo rin ang mga ganyang tao. Yung mga taong hindi nagdadagdag ng value sa'yo, yung mga taong hindi naman interesadong magtagumpay ka rin, interesado tungkol sa tagumpay, bakit ako matingga sa paligid ng buhay mo? Hello? Nakakita ka na ba ng mga kaibigan kung ano-ano mga pinagagawa, natingga ang buhay mo sa kanilang ginagawa din? At hindi nga lang, wala na nga lang ginagawa, nandamay pa siya sa'yo?
Halika, maglaro tayo ng Dota. Kaya yung oras mo, nauubos sa time na yan. Yung oras mo, hindi mo na manage sa time na yan. Ang daming bagay na dapat gawin, naubos ang oras mo. Kaya ang unang kapangyarihan ng buhay, walang iba kundi ang time. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong ubusin ang oras ko. Balik ka, kailangan mo itong ma-realize. Kailangan mo itong ma-realize. Sino ba itong mga taong nakapaligid sa iyo? Kung ang mga taong ito hindi interesado sa tagumpay, kaibigan mo pa rin naman yan eh. Pero huwag kang matenga dyan. Alam mo, sabi ng mga kapitbahay ko dati, mga kabarkada ko dati, sabi nila ang yabang na ni Dong Campoy. Alam mo kung bakit nila sinabi akong mayabang? Dahil wala na akong panahon sa kanila. Ang sabi ko na lang sa kanila, hindi na ako aatras. Humabol na lang kayo. Kung sasabihin niyo ako mayabang ako dahil wala akong panahon sa inyo, hindi na po ako aatras. Habulin niyo ako. Hindi ako nabubuhay sa sinasabi mo, nabubuhay ako sa time na binigay sa akin ng Diyos. Kaya nga, huwag mong sayangin ang taglay mong pagkakataon. Huwag mong sayangin yan. Alam mo yung buhay mo. Alam niyo po, minsan nasabi ko kay sa birthday ni Mami Linda doon sa kanyang celebration kahapon, nasabi ko talaga na ang ganda namang laging sabihin, wow, ang buhay mo ang haba, blessed ka na talaga ng Diyos. Blessed na blessed ka ng Panginoon, inabot ka ng 75 years old. Eh, paano naman si Jesus? Eh, 33 years old naman tayo. Di ba yun blessed? Curse ba yun? 33 years old naman tayo. So, paano mo ngayon balansihin na ang sabi mo, yung 75 blessed, paano yung 33? Hello? Naisip-isip mo ba yun? Anong inyong iniisip ngayon sa inyong sarili? Mga kapatid, 75, pero ilang oras ang nasayang sa 33 na tapos niya at nabuo ang lahat. Na ang sabi niya, it is finished. Unlike nung nananalangin yung iba, Lord, I pray na habain mo pa ang buhay mo. Paano ka maghahaba ng buhay kung wala ka namang ginagawa? Habang buhay mo, hindi naman nagagamit yung next chapter na ang Diyos makinabang. Isipin nyo ng mabuti, yung time na sinasabi ng Panginoon ay kayo ay maging mapagsamantala. Samantalahin nyo ang inyong oras na maggamit nyo ito sa paggawa ng mabuti, na maggamit ito ng Diyos sa iyong buhay. Samantalain talaga. Kaya makikita niyo po mga kabatid, bakit ka matitenga sa mga taong nakapaligid sa iyo, hindi naman interesado sa iyong mga tagumpay. Imbis ikaw ay laging iangat, lagi ka panghihilaing pababa. Nakikita na ba kayo ng mga taong pag nagkwento ka ng magandang kwento mo, ay sasabihin niya lagi agad, barahin ka kagad, ay wala yan sa akin. Nakikita ka na ba ng taong mga ganun? Pag ikaw nagkukwento ng magagandang kwento, hindi sila sanay sa totoong kwento mo na ang gaganda naman, totoo naman, ang tawag na sa'yo agad mayabang. Pero ano ba talaga ang totoong meaning ng mayabang? Di ba yung nagkukwento kang hindi totoo? Pero kapag nagkukwento ka ng totoo, mayabang ka ba nun? You see?
Alam niyo po, hindi totoong hindi rin mayabang. Mayabang ka talaga. Ang ipinagyayabang mo yung kabutihan ng Diyos, ano ipagyayabang mo yung pangit na nangyayari? Kaya ipagmalaki mo talaga ang Diyos na ginagawa sa buhay mo. Yan yung time, mga kapatid. Kaya nga, ito po, mga kapatid, kailangan nating maintindihan gaano ba natin ginugol ang ating time sa ating sarili. Paano ba yung time na yan sa buhay ko? Paano ba ako nagpaplano? Kasi mga kapatid, kung sino ka ngayon, ano yung ginagawa mo ngayon, ano yung tinatamasa mo ngayon, iyan po yung resulta ng ginugugol mong oras kahapon. Kaya lahat po yan, mga bagay na nangyari ngayon, galing po yan kahapon. Kaya nga mga kapatid, ang kapangyarihan ng oras, kung ano yung bawat araw, bawat linggo, bawat taon, yang nangyayari sa iyo ng Diyos ngayon, binigay sa iyo, ay regalo ng Diyos sa iyan. Regalo ng Diyos sa iyan. Regalo yan para ikaw ay magawa mo ang assignment na binigay ng Diyos sa iyo. Kaya yung time na yan, regalo ng Diyos sa iyo yan. O, sabi mo sa iyong katabi, may regalo ka pala. At sabihin mo, ano yun? Baka hindi mo alam. Alam mo anong regalo yon? Oras. Yan yung oras. Regalo ng Diyos sa iyo yan. Tingnan niyo po, sino dito, sa context ng oras, sino ditong merong 25 hours a day dito? So, sa context ng time, wala pong mas mabuti ka, mas maigi ka, mas magaling ka. Wala po, kasi pare-pareho tayong mayroong 24 hours. Kaya nga po, 24 hours a day. Paano mo ngayon ginugugol yan, dyan ka ngayon nagpapaiba sa iba? Paano mo sinamantala yung mga bagay na nakakabuti sa'yo, dyan ka ngayon nagiging angat sa iba? Alam mo, minsan kahit nag-garden ako, nag-iisip ako doon sa garden ko. Tingnan nyo to ha. Kasi may apat ako, lima ako, anim akong binhi. Tapos, iisang mixture ng lupa. Papasok ako dito. Tingnan nyo po, iisang mixture ng lupa. Alam mo po, yung patola, ang lusog-lusog, yung ampalaya, ang lusog-lusog sa lupa na yon. Alam nyo po, yung aking kamatis, namamatay sa lupa na yon. Anong meron tong lupa na to, yung malusog yung iba, yung kamatis ko namatay? Alam mo anong message dito? Alam nyo po, kahit nasasakto kang panahon, wala ka sa tamang lugar, sa pool ka rin. Ulit. Ulit. Alam mo, kahit nasasakto kang panahon, wala ka sa tamang lugar, sa pool ka rin. Kasi yung aking kamatis namatay. Bakit namatay? Kasi yung kamatis ko wala sa tamang lupa, wala sa tamang kinalalagyan, wala sa tamang kinatatayuan. Mga kapatid, kailangan i-define mo rin ang oras mo sa tamang lugar. I-define mo rin ang oras mo sa mga tamang tao. Pangalawa, tamang tao. Yung mga tamang tao sa paligid mo. Pangatlo, i-define mo ang oras mo sa mga tamang mensahe. Meron pong tamang mensahe. Yan po yung oras na yan. Kailangan mayroong tamang lugar, may tamang panahon, may tamang tao sa tamang mensahe. Kailangan pong makita po natin yan. Kasi yung tamang panahon, sa tamang lugar, sa tamang mensahe, sa tamang tao, mga kapatid, napakahalaga yan kung paano ang time mo ma-maximize. Sino po ba yung tamang tao na nakapaligid sa iyo? Pag nilaya mo yan, sinong tamang tao na nakakapaligid sa iyo, na nakadagdag sa iyo ng malaking aangat sa buhay? I-define mo yan.
kung yung mga tao na yan ay nagdadala ng kasalanan sa buhay mo, ay mga kapatid, medyo umatras ka dyan. Ang mga tao na yan, huwag niyong papasukin ang Diyos sa inyong time. Huwag nating papasukin ang Diyos sa ating time. Tayo ang papasok sa time ng Panginoon. Kaya makikita niyo po, napakahalaga ang tamang tao. At ito, tingnan natin, buksan natin sa Book of Haggai. Kasi itong taon na to, kailangan maintindihan natin yung oras ng Diyos. Sabi rito sa verse 2, "Thus says the Lord of hosts, these people says the time has not come." Haggai chapter 1, verse 2. Haggai chapter 1, verse 2. Ito yung Panginoon na nagsalita sa kanila na nagsasabing ito na ang time. Ito na ang tamang panahon. At sa tamang panahon, sabi niya, ganito ang pinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, sinasabi ng mga taong ito na di umano'y hindi pa napapanahon upang tayo'y itayong muli ang templo. Itong mga taong ito ay hindi pumapasok sa time ni Lord. Itong mga taong ito ay meron silang sariling panahon na biginugugol. At sinasabi nila sa Panginoon na hindi pa time. Pero ang Diyos nagmamadali. Dapat huwag tayong malilito, mga kapatid, sa salitang urgent sa important. Huwag tayong malilito kung ano yung madalian o kailangan madaliin sa salitang importante. Kasi hindi lahat ng minamadali mo importante yan. Meron pong importanteng pangmatagalan. Kaya nga, huwag kang matenga yung urgent ngayon. Huwag ka lang matenga doon kasi sometimes yung urgent ngayon, para lang yan good for that day. Pero hindi po yan good for what? For the whole life. Kaya nga sabi ni Haggai, ganito ang pinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. "Thus says the Lord of hosts, these people says the time has not come. Even the time for the house of the Lord to be rebuilt." Kaya sabi sa verse 3, dahil dito sa pamamagitan ni Propeta Haggai ay sinabi ni Yahweh sa sambayahan. Kaya may tao talaga, may tamang tao, si Haggai ang nagsabi sa kanila. Si Haggai ang nag-affirm. Si Haggai ang nagtugma sa oras na gusto ng Diyos para sa mga taong ito. Kaya si Haggai, walang ibang gagawin, kundi ang magsalita lang sapagkat mga kapatid, tao naman ang trabaho nila ay tumanggap maniwala. Tao naman ang trabaho ay tanggap maniwala, sumunod. Kaya sinasabi ni Haggai, ito ang pinapasabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Haggai. Kaya doon mo maintindihan, sabi sa verse 4, "Tama ba na maninirahan kayo sa magaganda at maaayos na bahay, ngunit wasak naman ang aking templo? Tama ba na mapera kayo, pero ang buhay nyo naman, pamumuhay nyo naman, ay nasa ilalim ng kaalipin ng kasalanan? Tama ba yan na kumakain ka naman, pero ang buhay mo galing sa pinanggalingan niya ng kasalanan? Di ba ninyo," sabi niya, "hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Marami na kayong naihasik, ngunit kaunti lamang ang inyong ani. May mga pagkain nga kayo, ngunit kakaunti naman at hindi makabusog. May alak nga kayong naiinom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay kasiyahan. May damit nga kayong nasusuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Kumikita nga ang manggagawa, ngunit kinukulang pa rin siya." Sabi niya, alam ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyayari? Tinatanong niya, alam ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyayari? Sabi niya sa verse 5, hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? At sabi sa verse 7, alam ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyayari?
Ano ba ang mga nangyari ngayon? Nasa verse 6. Marami na kayong naihasik, ngunit kaunti lamang ang inyong ani. Kumbaga, naghasik ka ng binhi na isang sako, umani ka naman, nag-harvest ka naman ng kalahating sako lang, talo pa ang puhunan mo. Ito po yung napakalaking realization na dapat nating maisip. Sa paano natin ginugugol ang ating time wisely? Paano tayo naging matalino sa ating mga oras? Paano ba natin ginagawa ito, mga kapatid? Kaya ang sabi ni Haggai, hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa ninyo. Sabi ni Haggai, hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa ninyo. Kaya pumunta kayo sa kagubatan at kumuha ng mga trosong gagamitin sa muling pagtatayo ng templo upang ako'y ay masiyahan at doon ay mabigyan ng karangalan. Anong sabi ng Bible doon sa Exodus 8? Sabi doon, let my people go. Ang mga tao ko'y palayain nyo na sapagkat ano? Maglilingkod sila sa kanilang tagapag, sa kanilang Panginoon. Mga kapatid, bakit ba tayo pinagpapala? Bakit ba tayo pinalaya sa kahirapan? Bakit ba tayo pinalaya sa kaguluhan? Bakit ba tayo pinalaya sa lahat ng gawa ng kadiliman? Bakit ang dahilan ay maglingkod, itayo ang templo ng Diyos? Bakit ba tayo pagpapalain ng Panginoon? Simple lang, dahil alam mo, i-manage ang oras mo. Alam mong na-manage ang oras mo. Hindi ka nagugugol ng panahon sa oras mo. Hindi mo sinasayang yan para lang masayang ang bukas mo. Mga kabataan, ito na yung time na magplano kayong 2019. Napaka-hectic ang problema na darating ng 2019. Anong problema yon, mga kapatid? Hindi yung walang-wala ka. Ang problema niyon sa darating ng panahon, kundi yung meron ka, may nakakain ka, pero parang hindi ka laging busog. Ang problema ng bukas ay meron kang naiinom, ngunit parang hindi sapat para magbigay sa iyo ng kasiyahan. Abundant ito. Ang pinaka-enemy of the best is the good. Hindi na ito pinag-uusapan kung anong nangyaring pangit. Mga kapatid, ito nga ang masakit. Ang magaganda pa ang nangyayari at yung maganda na yon ay hindi nakakapag-satisfied sa iyo. Oh, maganda naman, di aircon. Ano na magagawa ng aircon na kwarto? Mainit naman ang ulo mo. Hello? Ano na nagagawa ng maganda mong damit? Sabi ng Bible, nakakasuot ka naman ng magagandang damit. Talaga naman, pero hindi naiibsan, pero patuloy pa rin giniginaw, nanginginig. Pero ang ganda ng damit. Saan ka nanginginig? Nanginginig ka kasi ang dami mong tinatatakutan sa buhay, pero ang ganda ng damit. Pwede mo bang sabihin sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng aking magandang damit, ikaw takot, lumayas ka. Pwede mo bang sabihin ganyan? Kasi yung time mo, mga kapatid, ikaw naman gusto mong magkaroon ng husband. Nangangarap kang magkaroon ng asawa. Hallelujah. Sa sobra mong pangarap na mag-asawa, kahit sino na lang, pwede na. Pwede na yan. Kasi nag-iisip ka ng edad mo, alanganin na. Kaya nadadali na naman ang oras mo sa alanganing mga tao. Ang hirap nun, ano? Kaya dapat talagang magbago. Amen po ba? Kaya sabi niya, umasa kayong aani. Kaya nga sabi niya, magbago na kayo kasi aasa talaga kayong aani. Itayo natin ang gawain ng Panginoon sa buhay natin. Unahin natin, mag-focus tayo sa pinapagawa ng Panginoon. I-focus natin sa ginagawa ng Diyos ang buhay natin. Yung oras natin, huwag tayong matenga sa oras natin sa labas. Matenga tayo, dapat mabuo tayo sa oras ng Panginoon. Magbigay tayo ng oras ng Panginoon kasi sabi ni Haggai, sabi niya, umasa kayo sa verse 9, aani ng masagana
Diba? Aani ng masagana. Pero ito ang problema. Kayo'y nabigo. Dito sa chapter 1 verse 9, sabi dito, at ang counting ani na inuwi ninyo ay akin pang isinambulat. Ginawa ko yan sa inyo sapagkat abalang-abala kayo. Ito na yung time. Abalang-abala kayo sa pagpapaganda ng inyong mga bahay. Samantalang ang templo na aking tahanan ay pinababayaan ninyong wasak. Iyan ang dahilan kung bakit kahit hamog ay hindi kayo napapatakan at ang inyong mga pananim ay hindi lumalago. Yan ang sabi ng verse 10. Verse 11, matinding tagtuyot ang ipinararanas ko sa buong lupain, sa mga kabukiran at kaburulan, sa mga inaning butil, sa mga bagong alak, sa lahat ng ani, sa lahat ng tao at hayop, at sa lahat ng pinagpaguran ninyo. Ano nangyari sa mga tao? Natakot ang mga tao kay Yahweh. Natakot ang mga tao kay Yahweh. Kaya't bilang tugon, ipinasabi nito kay Propeta Haggai. Ipinasabi nito kay Propeta Haggai na ang buong sambayanan ay dapat magbalik sa Panginoon. Pero alam niyo po, pinahintulo talagang magpasakop sila sa Babylonia. Yan talaga yan. Sa Babylonia at ipinagawa sa kanila ni Yahweh ang dapat gawin sa ikalaluwalhati ng Diyos. Tingnan natin sa chapter 2. Ano nangyari nang sila ay tumugon? Sabi sa verse 4, magpakatatag kayo. Dito na, binuo na nila, tumugon ang mga tao. Magpakatatag kayo. Patuloy ninyong gawin ang templo sapagkat ako'y kasama ninyo. Ito na ang pagbabago. Patuloy ninyong paggawin. Patuloy ninyong gawin. Patuloy ninyong gawin. Samantalahin ang lahat ng pagkakataon. Patuloy ninyong gawin. Patuloy ninyong gawin. Sapagkat ako'y kasama ninyo. Patuloy lang natin gawin. Nang palayain ko kayo sa Ehipto, sa chapter 2 verse 5, nang palayain ko kayo sa Ehipto, aking ipinangakong palagi ko kayong papat, hanggang ngayon nga'y kasama ninyo ako, kaya't wala kayong dapat ikatakot. 2019, mga kabatid. You have nothing to fear. Do not fear, mga kabatid. Huwag tayong matakot sa pagbabago. Huwag tayong matakot sa oras nating ibinibigay sa gawain ng Diyos. Huwag tayong magre-rationalize sa ibinibigay nating oras sa Diyos. Huwag nating isipin na utang na loob pa natin ang nakapagbigay ng panahon sa Diyos. Please, baguhin natin yan. Magsisi tayo, baguhin natin yan. Ibalik natin ang genuine nating intention ng puso. Yung puso na kung saan ay doon natin talagang bigyan ng mataas na diin ang magkaroon ng oras na mataas sa Diyos. Bigyan natin ng oras. Sabi ng Panginoon, hindi na magtatagal. Sabi niya, hindi na magtatagal at yayanagin ko ang langit at ang daigdig, ang lupa at ang dagat. Totoo naman nangyayari na, di ba? Hello? Tingnan mo ngayon, may bagong shaking na naman sa dagat. Di ba? Nag-uga na naman. Yayanagin ko ang daigdig, ang lupa at ang dagat. Yayanigin ko ang mga bansa at dadalin ko dito ang kanilang mga kayamanan. Ang templong ito'y mapupuno ng kanilang mga kayamanan. So, ibig sabihin, sa Mangangaral chapter 2, ang sabi niya, pinasagana niya ang makasalanan para lang ibigay sa mga matutuwid sa harapan ng Diyos. Ulitin ko, pinasagana niya ang mga
Salanan para lang? Ibigay sa kanino? Sa kanino? Sa mga righteous. Kaya po, wala pong mag... Ay, talagang walang paghihirapin ng Diyos. 2019, mag-ready lang tayo sa bagong pagkakataon. Yung time natin, ibigay natin sa Panginoon. Ang time natin, sabi niya sa verse 9, ang bagong templo ay magiging higit na maganda kaysa doon sa nauna. At sa bagong templong ito ay mahahayag ang kasaganaan. Ang katiwasayan. Ipagkakaloob ko ito sa aking sambahayan ang kanilang mga kailangan. Ito po yung pagbabago. Mga kapatid, alam nyo, ang pinakamahirap lang talaga sa atin yung i-manage ang ating time. Yan lang talaga yan. Paano ba natin gugugulin yan? Paano ba natin dahan-dahanin? Babalik lang naman tayo sa time ni Lord. Huwag nating papasukin ang Diyos sa ating time. Tayo ang pumasok sa kanyang time. Please, ako'y namamanik sa puso nyo. Dali nyo talaga bukas ng gabi ang inyong pamipamilya. Mga relatives ninyo, dali nyo talaga. Mayroong bagong mensahe ang Panginoon na ipapahayag sa atin.